Hello guys! Ngayon, punta kami ngayon sa Asinan. Ito pala yung bahay namin, no? Sa likod. Yan, kita niya yan. Yun yung dating bahay nila, Ate Marlene. Ngayon, kami na nakatira dyan. Ngayon guys, maglalakad kami kasama ko ako naman ngayon sa likod. Jacket yan. Kung mapansin nyo guys, lagi kami naka, ano? Naka jacket kasi dito sa probinsya mainit. So, kailangan talaga natin yung pag-cover sa katawan. Ngayon guys, yung gagawin namin, itutur namin kayo doon papunta sa Asinan. Kung saan yung bahay namin isa doon. So ngayon, nakatid muna kami. Ito lang. Kasama ko lang pamangkin ko. Dalawa lang kami. Busy yung mga ano ko eh. Yung mga ibang pamangkin ko. Sa pagkikipaglaro. Okay? Masyad mo kayo. Yan guys yung gubat papunta sa bahay namin yan, yan. Dati yan may daanan yan dyan dati, no, pataas. Pero ngayon, ano yan, binuldos, binatag, parang pakatayuan din ng bahay. Yan guys, yung daan. Kung siguro yung mga taga Tarlac na kamag-anak namin, katulad nila Ate Marlene, Tate Jose, syempre po, maninibago po kayo sa lugar na to kasi marami na pong pinagbago po talaga. Yan po mga kambingan. Kita niyo po mga kambingan na yan. Tsaka yung bahay na yan po. Yan po yung mga ano po yan, mga manukan, yung paitlogang manok. So yun naman yan. Mga kambing. Kasama ko pa mga ito. Buti ng jacket ka. Yan guys, yung kalsada. Kunting kimbot lang. Kalsada na agad ang labas mo. Kita niyo guys yung mga palayan. Pagod agad ako eh. Hi Punks oy! Punks! Kamay ka Punks! Yan po yung ano, yung pinagtutuloyan ngayon nila Tantan. Saka yan yung kanyang libangan niya, yung pag-alaga ng manok. Dati guys, wala yan. Ano lang yan dati, mga lubluban na kalabaw eh. Saka yun guys, so yan yung palayan naman yan. Yan yung bahay ng Tia Rosalie. Saka yan dati yung gubat niya. Yan, mga bata kami, tsaka kami naglalaro. Padulasan kami dyan, gamit namin yung mga buling, mga paklang ng buli ba. Yan yung aming pinagkakaabalan dati yung mga bata kami. So ngayon, wala nang kalaro. Ginto na lang. Okay guys, oh. Yan yung second crop nila. Mga palay yun guys. Yan yung palay nila, tarasali. Yan ang bahay nila. So guys, mapansin nyo yan. Yan yung daan palabas papunta ng bayan ng San Jose. Yung left, yan naman yung daan papunta ng Magsaysay. So, dito pala guys, yung tricycle dito sa amin. Medyo malaki na yung pinagbago, hindi katulad ng normal dati. Dati yan, yung pagpupunta ka ng bayan, ang pamasahin mo lang 20 pesos. So ngayon nagbago. Ang pamasahe ngayon, 60 pesos isang tao kasi dalawang tao na lang yung sakay na tricycle ngayon. Kaya minsan di kami nakakapunta ng bayan, madalang na. So, dito naman, di naman guys, problema dito guys, ang ulam. Dito kasi guys, ang ulam, kinukuha lang namin. Katulad yun guys, o, pangkungan yan, yun o, yan. Pagsisigaw lang, isa, alam ko lang dyan. Diba? Yan, dito na guys. Ito na yung daan papunta sa San Jose. Yan. Yan yung road papunta ng San Jose. So yung highway na yan, dire-diretso yan. Yan naman yung road papunta ng Magsaysay. Yan. Kung gusto nyong maligo, yung tapat guys ng camera na yan, yan guys yung Gulod Farm Resort. Yan. Ito na guys yung dating probinsya. Malaki ng pinagbago. So guys, mapapansin nyo, yung kamatsili na yan, yung puno ng kamatsili na yan. Simulang bata kami, isang malaking puno na yan. No? Diyan kami lagi kumukuha ng mga pinsan ko, ng mga... Ito yung old na tree talaga, na kamatsili tree. Wala. Ito yung bunga dito eh. Yung guys, oh. Kung mapapansin nyo po, dati po, yung lugar po namin na to, ano yan, maburol po yan dati. Hindi po yan ganyang patag.
So ngayon po, pinapatag na po ngayon niya na may-ari. So yan na po yung ano niya, yung process niya, yan na po. Kung makikita niyo man po yung lugar na yan. Yan po yung Tamako Salt Processing Plant. So dyan po pinaprocess yung mga iodized salt, no? Dati po wala yan. Dating gubat lang po yan yung mga lugar na yan. Mapapansin niyo po talaga ngayon, malaking pinagbago ngayon sa probinsya namin. So kahit naman malaking pinagbago, maganda naman po yung view. Yan naman po yung overview. Yung bundok naman guys na makikita nyo na kulay blue, yun yung Ilin proper. Guys, dito guys, oks, daming nagde-date yan dito eh. Daming nagde-date. Yung uwa na yan, daming nagde-date yan. Yan, yung lugar na yan, daming mag-jowa dyan na nagde-date. Dyan lang sila, libre eh. Okay, so kitang-kita nyo yung asinan. Overview ng asinan. Kitang-kita nyo guys. Yan guys yung tao namin dyan sa asinan. Yan sa kubo na yan. Mga baka, ano dyan. Kahit na hindi naman ganun kalaki ang undad ng probinsya, pero sobrang yaman naman sa kultura. Agrikultura. Sarap. Sarap naman sa probinsya lalo. Dito ngayon, malakas ang hangin. Guys, ganda guys, diba? Ganda yan. Overview, maganda talaga ng overview na kasi na naman yung lugar kung saan mga bahay na aking mga pamilya. Yan. Kita nyo yan guys. Ito ang lugar ng aming probinsya. San Jose, Occidental Mindoro, Mabaya Tres Boundary. Yan po. Yun, ganda. Kitang-kita nyo guys ang taas ng init. Yun. Yun. Si Ate Isbe, mainit daw. Sige lang. Sige lang yan. Simula ng bata kami guys. Talagang dito kami lumaki talaga sa lugar na ito. Yung way na yan, halos 10 years kami diyang naging bantay ng ama ko. Diyan kami pinalaki. Diyan na rin kami natuto kung paano mangisda, kung paano huli ng alimango. Yan yun yung uri ng pamumuhay namin. Kaya since na bata talaga ako, napaglaki ko talagang mas minali ko talaga yung probinsya talaga, sobra. Then napakalaki yung bagay sa buhay ko. Yung mag-isang probinsya, ano, napakaganda guys. Dati guys, hindi yan ganyan guys. Yung lugar na yan dati, yung asinan na yan, yung road ng asinan na yan, abot yan dito hanggang dulo, yan. Ngayon, syempre, ebidenta na may-ari. So, naging sa gulod na ang may-ari ngayon. Yan, katulad na yung mga sinan na yan. Ginawa na lang siyang paalatan para yung kalahati ng lupa, pwede nang pagkayuran ng asin. Ito naman guys, yung likod ng Gulod Farm Resort. So, kung kilala nyo po yung Gulod Farm Resort, ito naman po yung kanilang salt farm. Yan po. Yan po yung likod ng gulod. Yan po yung kanilang gubat. Yan. Makikita nyo rin po yan. Papasyal ko lang kayo sa aming kagubatan dito. Yan. Makikita nyo yan guys. Oh. Sobrang ganda, di ba? Mainit lang dito guys sa probinsya, pero pagdating naman ng mga hapon, masarap yung hangin. Masarap matulog. Yung bangkal na yan guys. Oh. Sobrang tagal na yan guys. Wala pa yan ako sa mundo. Andyan na yan. Pati yung duhat na yan guys. Dati guys may ano dyan eh. E, mayroong rest house dyan dati. Nasira na yung rest house dyan. Pinagbabayan kasi ng ano yan eh. Pumapag-ibig. Yan yung lugar na yan. Mga rest house na yan. Yan guys naman yung puno ng bangkal siguro. Almost. Mga hindi ako nagkakamali, mga 60 years na yan yung mga bangkal na yan, patulad ng kamatsili na yan. Ate, bilhin mo pagod ng aking taga ano ah.
diba? Ganda. Yun lang. Itutur ko lang kayo, guys. Yung bahay na yun, guys. Yun yung bahay namin. Mainit lang dito, guys. Kaya pag sa probinsya ka talagang tiyaga ka lang talaga. Pero masaya. Masaya mamuhay dito. Dito matatanggal lahat ng problema mo. Okay, guys. Malapit na kami sa aming bahay. Ayan. Itong bahay itong ngayon, guys, wala na nakatira. Kasi sila kuya, doon ngayon nakatira sa amin, gawa na ang buntis ng anak ng asawa niya. Kaya yung bahay niya, pinapasyalan ko lang sa gabi yan. Yung likod na yun, guys, yan, guys, yung pagawaan ng ano, pagawaan niya ng hollow blocks nila Brigino. Yung likod na yan. Yeah. Okay, sa bahay namin. Sana mapagawa ko after kahit 1 year lang. Medyo sira na ang bahay namin, guys. Ayan. Pwede lang mamuhay naman dito. Kahit nasabihin mainit. Importante, kasama ang pamilya, masaya. Ayan, guys. Kitang-kita niyo yung probinsya namin. Maraming bundok. Pero masaya.